Okay, mga kaibigan, simulan na po natin ha habang mainit pa ang usapan eh. So Art, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon, yung kaguluhan sa NAIA na naka-apekto sa maraming tao, lalo yes. na sa mga ano, sa mga bibisita sa Pilipinas. Nangyari, nagkagulo, nawala ang Pilipinas sa mapa ng mundo, nabura. Hindi makalipad ang mga eroplano, hindi makapasok ang mga eroplano dahil nagkaroon ng aberya ang kanilang makina na ginagamit. Tinatawag okay. na monitoring system. Kaya isang linggo na, naghahanap pa rin sila ng paliwanag. At siyempre, simple lang ang paliwanag dito ng Presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Oh, sige, Art, bago mo bugahan, ito muna. Sige, ano yung mga tanong na kailangan natin sigutin? Sagutin. Go ahead, sa numero uno, Art. Kailangan natin sagutin gano'ng kagalala ang kaguluhan sa NAIA nabura sa mapa ang Pilipinas. Nawala. Yun ang number one. Okay, number ikalawa. Two, bagong revelasyon sa House hearing ukol sa iskandalo. Eh talaga man, nililito nila tayo kaya meron na naman ano, usapin na pag-uusapan. At Iwan. Number three. Number three. Sige. Privatization. Ano na naman? Ano na naman? Ang bagong pakulo. Eh, luma na to. Pero bago na naman nilang gagawin sa usapin ng NAIA. Kumbaga, paikot-ikot lang eh, no? Oh. So mga kaibigan, si Roddy, nakita ko kayo. Virginia Parkinson, welcome po. So sa mga magtatanong po mga kaibigan, ha, welcome po sa ating comment section. Pwede po kayo magtanong, sumagot na rin. Kahit po ano, bumati kayo. Ang mahalaga po, nagsasalita tayo. Ito po yung malayang talakayan. Hindi po tayo mga trolls. Ha? May karapatan po tayo, may karapatan tayong bumatikos, lumaban, magpahayag ng ating saloobin sa isang gobyernong bulok. Ha? Even po sa usapan, kailangan po eh, mas iba't ibang perceptions, iba't po perspektiba, nag-uusap. Yan lang po paraan para makita natin ang katotohanan. O sige po, para makatulong yung mga kaibigan, papalabas lang ako ng dalawang video no, para makontextualize natin ano ba yung damage, ano ba yung nangyayari, ano ba yung iba't ibang saloobin regarding sa issue. Okay, Mila Anino, welcome po. Okay, ito po, ano ba yung mauna? Ito po yung una, no? Ito yung nababahala ang Senado kaya medyo nagre-release rin sila ng statement. Miss Rosana Narumi, welcome po. Sige mga kaibigan, handa na ba kayo? Ito po, pakinggan natin yung una. Yung una pong palalabas natin. Ha? Okay, ito po mga kaibigan. Technical glitch that halted over 300 flights on New Year's Day at the Ninoy Aquino International Airport or NAIA. In a statement, Senator Grace Boh says that this incident is a matter of national security and safety. Boh says she will call for the hearing once NAIA restores normal flight operations. Over 65,000 passengers were affected by flight delays and cancellations after the Philippine Air Traffic Management Center went down due to a power outage. The outage saw flights redirected or rerouted to other airports in Singapore, Hong Kong, and Thailand. Transport Secretary Jaime Bautista says a huge amount of money would be needed to upgrade the country's air traffic management system, which he estimated was 10 years behind its industry peers. In an interview with ANC, NAIA Chief Cesar Chong says it'll take around 72 hours for airlines to normalize operations. Ayun! Sige po, alisin natin yan. Ito naman po yung snippet lang po, mahabang interview to, pero kinuha ko lang para may sense tayo kung ano yung sinasabi. Pakinggan po natin si Attorney Nery Colmenares. To demand that accountability should be had. It starts, of course, for me, with the Duterte administration. They... Why do you say so? Why are you pointing to the Duterte administration for this? Go ahead. In 2018, they allocated spent 8.5 billion pesos for precisely the CNS ATM system. The transport. Okay, yun lang po, pinutul ko na ron. Ha? So, we're hoping po sa dalawang video nun eh, mag-ano po, kumbaga kikilitiin tayo kung paano po tatalakayin yung ano, yung storya po at tatalakayin yung issue. Ano? Ha? Sa mga bago po, again, feel free lang po magbigay tayo ng pahayag, pagbati po, tanong, sagot.
Ang mahalaga po, nagbabalay-taktakan tayo dahil hindi naman tayo mga trolls. Hindi rin tayo mga bayaran tulad sa SMNI. Tayo po'y nag-aasik ng katotohanan. Sige nga, Art. Yung unang tanong, ha? Pictures say a thousand words, eh. Yan. Art, sige nga. I know we've discussed this one maybe what? 10 days ago, di ba? Ano, Art, review nga natin, Art. Ano yung gano'ng kalala, no? Gano'ng kagrabe at ano ba yung mga circumstances? Ano ba yung naging larawan ng kaguluhan sa unang taon pa, na, pa man ng ano, ng taon? Eh, nangyari nga, katulad ni sinasabi ko sa kanina, nawala sa mapa ang Pilipinas sa buong mundo. Ibig sabihin, walang makapasok na eroplano, walang makalabas na eroplano, dahil alam naman natin ang nasira yung air traffic control system. Eh, pag sira yun, walang makakalipad palabas, walang makakapasok paloob. Ang naging dahilan nun, dahil yung mga tao, wala namang paliwanag sa kanila kung bakit at yung ano hindi pa alam nung airport management at nung CAAP, Civil Aviation Administration of the Philippines, kung ano ang nangyari, walang paliwanag. Kaya ano, dumami nang dumami yung tao sa airport. Ang unang balita nga, 56,000 yung nandun sa airport, eh. Ngayon, lumalabas, umabot pala na 78,000. Kaya ganun kalala ang gulo sa airport. Maraming mga tao na pauwi ng papunta sa kanilang mga trabaho sa labas ng bansa, hindi nakalabas. Eh kaya tumagal yan ng 4 na araw. Kaya ano, doon sila nakatenga lahat sa airport. At syempre, dahil doon sila nakatenga sa airport, walang pagkain, kailangan bumili siya na ng pagkain, yung iba nag-hotel, naubos ang pera, at syempre, 4 na araw ka hindi nakarating sa trabaho, malaking perwisyo sa mga tao yan. Kaya kahit sa, nagkasabay-sabay na yan, kahit doon sa domestic airport, walang makalipad na mga aeroplano papunta sa iba ng lugar sa Pilipinas. Kaya umabot na 78,000 ang apektado. Ganyang kalala ang kaguluhan sa Pilipinas. At syempre pa, muling napatunayan na isa sa mga pinakabulok at pinakamasamang airport sa buong mundo ang NAIA o yung Manila International Airport. Yun lang ang description kung gaano kalala ang kaguluhan na nangyari sa NAIA. Tama yun, Art. Kumbaga, ang dami ko pang picture na nakuha, pero ito lang po, mga kaibigan, eh. Dito na lang, makikita mo, hindi nyo po ito makikita sa airport siguro ng Singapore, ng Taiwan, and definitely hindi nyo po makikita ito sa airport ng US, ano? To think, supposedly, na modernized na daw yan, eh. Isa pa, Art, isususok ko rin sa sinabi mo, isa rin yung apektado yung mga OFW, eh. Diba? OFW, ito yung tagadala ng pera, bagong bayani nga ng Pilipinas. Just imagine, kung may kontrata ka sa Saudi, no? O sa Pilipinas, o sa Amerika, o sa Europa, just imagine na hold ka. Nawalan ka ng, baka mawalan ka pa ng trabaho, yung oras mo nawala, at sinabi mo nga, nagutom kayo. Kasi wala namang abiso masyado nangyari, di ba? Paano kayo mag-i-stay, kakain, magsusurvive sa airport? Wala talaga, parang nagpanik yung tao. Tapos ikalawang isususog ko, Art, hindi lang to basta na misinform sila, nagutom. Yung alam mo yung imminent na threat na aksidente, Art? Ha? Aksidente. Just imagine, nawala yung kuryente, nawala yung essentially yung buong kumokontrol ng pagpasok at paglabas. Lahat yan eksakto, eh. Eksakto yan. Dito nga ang karanasan ko nga minsan sa airport, Art, ito Amerika na to, Art, ha? Pero minsan dito, pag hindi tama yung calculation ng pagpasok ng eroplano sa paglabas, minsan at one point may isang eroplano, 5 beses pa umikot sa ere. That's the only way na para pagbaba niya, very safe. Ganon, kasi yung distansya nila, di ba, minamanage yan. So just imagine, Art, yung posibleng naging aksidente, dulot nitong outage na nangyari. Ha? At hindi pa natin alam kung paano nangyari yon, di ba? May blower daw, may UPS,
O, tingnan natin kasi may mga iba't ibang revelasyon. So napaka-iskandaloso to say the least, no? Tapos ano nga to, Arte? Kumbaga, dumating pa tong eksenang ito na yung last day ng carousel, tapos nagma-malfunction yung MRT. Kunti na tinitingnan naman, hindi ko naman sinasabing sinasabotahe, no? Pero kumbaga sunod-sunod. At Art nga, very hindi naman very recent lang ang naalala ko ng Art, buti pinaalala during the interview ni Colmenares na even President Marcos was hinting na dapat i-privatize. And then all of a sudden nangyayari ito. 'Di ba? Parang ano ba, sinasadya niyo ba? And I think Art, sige, pumunta nga tayo sa Art sa ikalawang ano, ikalawang tanong, ha? Alam ko, excited na yung mga nagtatanong sa atin. Marami ng mga comments eh. Pero sige po, mga kaibigan, tabayanan nyo lang yung ano po, yung period na yun. Pero ito po, Art, sige nga. Habang narinig nga natin kay Senator Grace po, no? Pero nag-action rin yung lower house eh. Ha? Ang tagal ng chismisa nila sa lower house eh. Pero pinakinggan ko rin. Actually, kahit napakatagal, marami silang palusot, ang pinakadulo nun, hinihinti na i-privatize. Pero sige, bago tayo ron, Art, ano-ano yung Art yung punta tayo sa ikalawang tanong? Ano-ano yung mga bagong revelasyon or conflict or anumang mga balitaktaka na narinig natin sa kamera regarding sa iskandalo sa na-e-Art? Malaga na maalala natin sa loob ng ano, unang limang araw na nagkakagulo pa at saka walang masabing dahilan. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang teorya lumabas. Ang isang teoryang lumabas, palpak daw yung biniling makina nila Artugade, yung dating Secretary of Transportation sa ilalim ni Duterte. Bumili daw ng 18 billion na makina, pero hindi nagamit kaagad, 4 na taon na naimbak, tapos sakalang ipinakat, kaya ano, lumalabas, hindi ko maintindihan kung luma o bagong makina, kaya ano, kaya nagkaroon ng aberya. Yun ang sinasabi ng ano, ng mga bagong nasa Department of Transportation. Sinagot naman ito nila ano, nila Tugade. Eh, huwag nyo kami sisihin dyan. Dahil ginawa namin lahat yan. At saka nung panahon namin, walang palpak. Itong panahon nyo, mayroong palpak. Kaya huwag nyo kami idama dyan. Kayo may kasalanan dyan. That's gross inefficiency. At tumagal ng 4 na araw, wala silang maiturong dahilan. Kaya hinintay pa nila dumating si Marcos. At nung dumating si Marcos, eto na. Yung sinasabing dahilan. Circuit breaker daw. Eh, sabi nga ng isang komentarista eh, si Ted Pailon, sabi ni Ted Pailon eh, ang circuit breaker, sa madaling salita, yan ang fuse. Ibig niyo sabihin, sumabog yung fuse. Kaya kagulo. Oh. Pero iba naman kasi yung ano eh, yung circuit breaker sa uninterrupted power system ng ano ng airport eh, malalaking makina 'yan eh. Pero ang tanong, hanggang ngayon, no? May dalawang dahilan silang ano sinasabi. Una, force majeure. Yung force majeure, yung ano, yung batas na kalikasan eh. Ibig sabihin ano 'yan eh, dulot ng may kapal 'yan, dulot ng tadhana. Eh, wala tayong magagawa dyan. Parang bagyo, baha, earthquake, pagkasira ng makina. Kaya ano eh, force majeure ang tawag nila. Ngayon, para matukoy talaga ang ano, ang dahilan, sinabi nila circuit breaker. No? Yung circuit breaker, hindi naman nasira, pero pinigil niya na masira yung makina. Dahil malakas ang pasok ng kuryente, isinara ng circuit breaker. Eh parang ano yan, parang malapit-lapit sa force majeure. Wala kang magagawa dyan. Panahon na ng makina na masira. Yun yun. Kaya nga, nagpalitan ng ano, pareho maaang salita yung luma at bago. Sabi nung bago, ah, may kasalanan yan, si Tugade. Oh, sa halip na bumili ng bago, ang binili yung pinaglumaan,
eh talaga masisira yan. Tapos ginastos daw ni ano ni Tugadi kung saan-saan sa beautification na iya ng naiya yung pera na inilaan para diyan na ikinakailan naman nila Tugadi. Kaya ano eh yung may mga revelasyon, hindi natin malaman kung ano ang totoo kasi talagang pinalalabo nila yan. Kanya-kanya silang dahilan. Kaya kahit mismo dito sa ano sa bagong house hearing, lumabas naman yung usapin na ano, nawawala na, na ano, nauubusan na tayo ng traffic control people dahil yung mga traffic control natin lumilipat sa ibang bansa dahil mas malaki yung sweldo. Ewan ko ba kung bakit napasok yung usapin na yan yung sweldo at saka yung traffic control system. And ang hinahanap na dahilan, bakit nasira? Eto na naman, bigla na naman sila nagpasok ng ibang teorya. Kaya abangan pa rin natin dahil sigurado pagdating niya sa Senado, yan na, matutukoy na yan. Kasi dito sa House of Representatives, parang patronizing pa o tinutulungan pa nilang mga tweeran yung mga ano eh, nasa ka-up at saka sa ano eh. Parang hindi sila nag-i-investigation, panay nga biruan nila eh. Kaya tingnan natin kung ano pang mangyayari sa hearing kasi sa House pa lang ito eh. Meron pang hearing sa Senado. Magandang punto, Art, yan. Kumbaga kahit papaano, nasimulan na yung hearing sa House. Pero alam naman natin kung saan mapupunta yung mga ganyan. Pero nonetheless, kailang lumaban tayo, di ba? Tapos isususog ko lang, Art, no? Tama yung mga sinabi mo, eh. Mabutit na mention mo yan yung break circuit. Para naman tayong ginagawang ano eh. Parang ginagawa tayo, Art, sa ano eh, na nag-uusap lang sa kanto, ginagawang technical, ano ba, yung blower ba na gano'n, nag-cunk up? Hindi, circuit. Ano pa? Kumbaga, supposedly, mga bagay na dapat inaasikaso nyo na yun on a maintenance basis, no? Hindi na trabaho yan ng isang manager. Dapat po, nag-hire kayo na marami dyan, nag-budget kayo dyan, dapat naayos yan. Hindi yung dahil sa inyo, nag-circuit. Ilang airport naman ang meron sa mundo, wala namang ganyang eksena ang nangyayari. Diba? Tapos ito pa si Ste Art eh. Ito yung mga revelasyon. Remember Art, nung sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista at ng Civil Aviation Authority of the Philippines, yung CAAP, no? Director General Manuel Antonio Tamayo. Ha? Remember nung at the height nung gulo, ang sinabi nila, kasi outdated na yung nabiling ano, Communications, Navigation, and Surveillance System for Air Traffic Management. CNS, ATM. Diba? Sinabi naman niya, outdated. Na, diba? Pero ngayon, hindi niya sinasabing outdated. Tingnan mo naman, diba? Napaka ano eh, yung ano lang eh, sinasabi niya, midlife lang daw. Ang system, ganito Art eh, diba? Kinonceptualize nito 2010. Tapos nangyari lang talaga 2018. Isipin mo Art, 8 taon ang nakaraan, 8 taon bago na install yung technology yung inaano nila. O di nadulas nga siya, outdated nga. Anong ibig sabihin no, 'di ba? Tapos ikalawa Art, ito nire-raise to ni dating congressman na Nery Colmenares. Ang nakakasakit rito kasi ito na naman tayo no, mga taxpayers. Kami rin naman, nagbabayad rin naman kami ng ano, through our remittances, no, kaming OFW. Of course, ang mga taxpayers po ng Pilipinas, lalo masama ang loob. Bakit po? Ha? Yung Singapore Art, di ba? One of the best airports in the world yan. One of the best. Ang system ganito, ha? Gumastos sila ng lumalabas ng 8.3 billion. No? 8.3 billion para sa pag ano, upgrade ng airport nila. At ang Pilipinas, gumastos ng 8.5. Mas lamang nga konti eh. Pero sabi mo ng pareho. Ha? Parehong amount, pero nakita mo Art yung pagkakaiba. Ibang-iba. Diba? Yung isa pinakamaganda. Yung sa atin naman, pinakamalala. Diyan mo na lang makikita yung kung gaano kakurakot yung mga contractors, ha, yung mga ginamit nilang kumpanya. So, sa mga technical, ginawa ito ngayon,
Hindi naman mangyayari yan kung walang kakutsaba sa loob mismo ng NAIA. Ha? So, we have to ano, we have to put the blame now kay Secretary Jaime Bautista, kay Kaap General Manuel Antonio Tamayo, isama po, of course magsisimula po 'yan, ha? Magsisimula po 'yan kay Duterte mismo. Oh, ha? Kay Tugade, ha? Sabi nga nung ni-release ko kanina, Arde, ito pa, ito pang ano, ito si Ping na nagsabi, di ba? Pa dating senador Ping Lacson, di ba? Sabi niya stupidity or greed. If reports are accurate that the budget appropriated by Congress for the setup of redundancies in the air traffic control system was diverted to some beautification projects at NAIA, those responsible should spend their next holiday in jail. Ayan ha. So again, going back sa comment ni Attorney Nery Colmenares na ito, matinong tao to eh, matinong kongresista. Ano masasabi natin kung yung pera na inispend, no, halos katumbas lang ng inispend ng Singapore, and yet yung Singapore napaka-efficient, napakalinis, walang gantong skandalo. Diyan mo makikita na nakinabang yung mga contractors. Nakinabang rin, of course, yung mga opisyalis sa Pilipinas. Ha? Ito, Art, lumagay tayo sa ikatlong tanong. Ito, pinakinggan ko yung ano, Art, yung hearing eh. Bandang dulo, hinihirit na ng gobyerno eh. Alam mo, if inefficient yan, hindi maganda yan. The only way is, paano masosolve yan? Ito yung sabi mo nga, Art, lumang tugtugi na, pero bago na naman. Ha? Sagutin na natin itong susunod na tanong. Privatization. Ano na naman na itong bagong pakulo? Ha? Art, sige nga, Art, ipakipaliwanag mo nga anong privatization, bakit naging ganito yung trend ng pag-iisip ng gobyerno, at ano ang magiging epekto nito? Oh, Art, sige, I try to unmute yourself, Art. Ay, ikaw lang makakagawa nun eh. At your end, yan, go ahead, okay ka na. Eh kung babalikan natin, wala pang dalawang araw, eto na yung mga ano eh, eto na yung mga kapitalista. Sino ba yung mga kapitalista yan? Si ano, Joey Concepcion ng Concepcion Industries. Si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, gumawa ng bagong airport sa Bulacan. Si Manny Pangilinan ng ano, ng Smart PLDT. At saka yung ikaapat, si ano, Enrique Rason. Eh may chorus na sila agad eh. Ibenta na yan. Ibenta na yan. Ibig sabihin privatize, benta na yung NAIA sa privado. Benta nyo na sa amin yan. Eh siyempre pag binenta yan, ibenta yan ng mura-mura. Tapos, alam naman na natin na nangyayari yan eh. Mas marami na naman tataas na ano, ng mga ano yan, ng mga presyo diyan sa NAIA, pati mga pagkain tataas diyan, no? Pati yung ticket sa mga eroplano tataas diyan. Pagkikitaan nila yung NAIA talaga eh. Kaya mga ano, mga linta nakaabang na, mga buhaya na umiiyak na sa gustong kakatayin na nila yung NAIA privado. Wala pa dalawang araw ah. Ang kanila ibenta ni hindi sila nagpapaliwanag sa mga tao kung ano nangyari. At napakatagal na panahon bago lumabas. Inintay pa lang dumating to si Arcot Jr. No? Na tapos ng napakasimple na paliwanag. No? Circuit breaker, Mario Josep. In English pa. Hindi na lang sabihin fuse. No? Tapos, ang question, no? Luma ba talaga o bago yung ano, yung equipment na ginamit? Eh lumalabas. Sabi na may iba-iba yung sabi nila, 8 billion daw ang ano ang binigay ni Duterte. May namang sasabing 18 billion. Tapos may nagsasabi na 4 na taon na imbak yung nabiling ano kagamitan. Pagkaraan ng 4 na taon saka pa lang ano, saka pa lang isinalpak. Eh talaga masisira 'yun. Pinoy mo. Inimbak mo ng pagkatagal-tagal, may gitna 4 na taon, nabilin mo na. No? Pagkatapos, saka mo palang isasalpak. Eh talaga, mag-ano yan? Magkaka-aberya yung klase ng ganyang equipment. Kaya, ano, tama na ituloy yung investigasyon. Ah, ano ba talaga nangyari? Ipaliwanag nyo. Huwag nyo kami paglulukuhin na simple circuit breaker o fuse lang yung ano.
ang dahilan kung bakit nasira yan. Ang laki-laking pera ginamit nyo. Sabihin natin 18 billion to 8 billion. Hindi pa nga natin alam kung ano ang totoo dyan eh. No? Oh. Kaya itong si Jaime Bautista kasi, ano yan? Isa pa rin kurakot yan eh. Kapitalista yan eh. Kaya ang talagang laging na sinasabi, pagbili na yan. Eh, alam naman natin, pag pinagbili yan, eh ano yan, sabi nga sa Tagalog, lumalaon, bumubuti, sumasama kaysa dati, walang idudulot na mabuti ang privatisasyon. Ang tataba lang ang ano dyan, tataba lang na pitaka dyan, yung pitaka nila, Bongbong Marcos. Eh, pano yan, kurakot kasi eh. Nasa kurakot republic tayo ngayon eh. Okay, thank you Art. No, Art, magandang definition mo, kurakot republic. Hindi ko, I mean, sarcastic ka makibang, pero sa totoo lang, ano bang nangyari sa atin? Parang ano to, failed state, no? Failed state na po to. Naandiyan na yung sibuyas, ha? Sibuyas po na alam natin, pinapatakbo ng kartel. Tayo ang pinakamahal na sibuyas sa buong mundo. Ano ba naman yan? May special ba sa sibuyas natin? Tapos lumalabas, ha? Yung mga magsasaka ngayon may tanim na sila, maglalabas, mag-i-import naman. Ano ba yan? Di ba? Tapos naandyan na Art yung LRT dati, okay naman ang takbo. O pinasok yung MRT, privatize. O sige, privatize. Bagsak ng bagsak. Naandyan na yung Meralco, o privatize. Maynilad, nagtaasa na. Actually, we expect yung kuryente na naman na tubig, tataas na naman. Ha? Kaya ano lang to eh. This, tapos, yeah, alam na naman natin, ito, buti na ilabas ko to. Itong sila Aboitiz, di ba? Yung mga kuryente natin, imbis na ayusin, imbis na maghanap sana tayo ng alternative mula sa coal, maghanap tayo ng mga efficient, malinis. Itong sila Aboitiz, ito yung nakita nilang negosyo, yung mga power. Kaya yung mga pag-distribute dyan, because of EPIRA, sabi nila, hey, napaka-efficient. Yeah, kinuha nila Aboitiz. Sila Rason. Lahat yan, puro mga oligarkiya, lahat yan, kasama ni Marcos. Ang punto daw rito mga kaibigan, ito na naman tayo, binoto natin si Marcos. Hindi po kami, yung mga naloko niya, binoto. So nandun na naman tayo eksena na kung sino binoto mo, ito yung klase ng polisiya nila. Ang polisiya nila essentially, ibenta ang Pilipinas, ibenta ang transportation, ibenta ang sibuyas, ibenta ang palay. Iyan tanong natin, bakit pa kayo tumakbo sa gobyerno kung hindi man lang kayo mamahala? Ang trabaho niyo gobyerno, pamahalaan, i-regulate ang ekonomiya so that ang mga mahirap at mga mayayaman at kapitalista at ang labor magkakasundo po and we will produce as a nation. Ha? Iyan po ang trabaho ng gobyerno. Kung wala kang capacity mag-govern, eh di nasa private sector ka na lang kaya, Marcos. Ha? Ha? Kung wala kayong capacity mag-planning, no? Kung wala kayong capacity mag-allocate properly so much so that yung mga local producers meron karapatang mag-produce at yung consumers protektado. Kung wala kayong capacity in such a way na yung isang public facility tulad ng airport ay maging safe, maging efficient, maging malinis, eh sana hindi na kayo tumakbo sa posisyon. Wala nang palaking silbi. Ha? Kaya nga nagkaroon ng gobyerno eh. To govern, to allocate resources, so much so that uunlad yung iba, uunlad yung kapitalista, pero hindi mo naman matatakpan yung mga mahirap na tao. Ganun po. Ha? Hindi naman namin sinasabing parang komunista kang kukunin yan. Ang sinasabi lang natin, you govern. Mamahala kayo in such a way na maproteksyonan yung mga local businessmen, maproteksyonan yung consumers, maproteksyonan yung commuters. Eh, hindi nyo kayang gawin. Ha? Ang sasabihin nyo sa amin, i-privatize na lang yan. Eh sana wala na pong gobyerno, then let the private govern themselves. Para na pong anarchy yan, di ba? Nakakahiya kayo. Even po ang Amerika, ha? Napaka-ano po, promotor na yan ng liberalization. Ha? O, example ko na po Amerika, nasa Amerika kami. Yung mga Trumpista, yung mga Republican at mga Trump, ang gusto nila yung mga art, di ba rito? Ang gusto nila talaga, pinupuntiriya nila yung airport. Na dapat, kasi malaking pera po yan eh. Mga 50 billion yan eh. Malaking pera. Diyan po pumapasok ang pera. Pero the airport itself is an asset.
Kumbaga, bigyan mo lang yan. Pag binigay mo yan, magkakagulo lahat yan. Gusto nilang i-ano yan, i-privatize. Ha? Pero hindi po eh, yung FAA, parang ka-up po yan eh. Ano yung FAA? Parang Federal Aviation Administration, ano? Yan po yung namamahala. Nung nagkaroon ng ano ng assessment ng 2017, ha? Anong lumabas po? Anong lumabas? Hindi pwedeng iiwan niyo po ang airport sa pribado. Bakit po? Unang-una po magkakaroon ng problema sa intelligence, sa cybersecurity. Yan po, security yan eh. Essentially po, diyan dumadaong, diyan pupunta po yung mga government officials. Pag may conventions po, lusutan diyan. Paano may bibigay po yan sa pribado ng utak laman ng utak lang ang pera? Sige nga. Sige. Paano po halimbawa ipaprivatize mo dyan? Di, nagpaso kayo yung Chinese Army. Nakuha na nga nila yung West Philippine Sea. Kukunin pa nila yung airport natin. Nakuha na nga nila yung military facilities. Eh. Di ba, Art, meron sila mga telco companies sa loob ng military. O ngayon, ibibigay mo pa yung airport. Ano ba naman yan? Kaya po hindi naaprobahan yan. No? Hindi naaprobahan sa US yan. To think ang US po promotor ng liberalization. Eh, lalong-lalo na po sa isang maliit na bansa na kailangan pong i-secure natin ang airport natin, ang yung basic industry, agrikultura po natin, ang sibuyas natin. Sa totoo lang po, dapat ang tubig, ang kuryente, may gobyerno po dyan. Ha? Ngayon, bakit natin pa-privatize? Ito, nagkagulo na tayo. Kung hindi nyo kaya mag-gobyerno, huwag na po kayong pumunta sa posisyon. Ay, si Marcos, super tamad ka eh. Di ba? Sa totoo lang, yung pinagagawa mo sa sibuyas, ngayon, ang ginawa mo, inaalaw mo yung importation. Alam mo namang kartel yan, sinasabihan ka ng kapatid mo, hindi ka pa nakikinig. Oh, kung hindi ko alam, magkakasabwatan kayo dyan. Dahil, of course, pag may kartel, bawat kartel may lagay sa Pilipinas, sa gobyerno. Ay, ito ba naman si Aboitiz, mga kaibigan? Sa tingin nyo, gusto mag-acquire ito at sila rason kung walang nilalagay. Ha? Sa bawat lagay po, kaya ito mga local na businessman, gustong kunin ang ano, ang dapat ay nasa gobyerno. Art, I think nag 30 minutes. Let's go and ano na, bukas na natin sa usapan, Art. Okay lang ba? Sige. Sige, mga kaibigan, ha? Una-una po, nagpapasalamat kami, ha? Okay. Ice cream! Aba, ice cream! Pangalan niyo po. Jorin, Elizabeth, Maria, Dolores, Santos, Cory, Marcos, Villa, Wilfie, Papilon, Cristina, Gonzalez, Rodi Santos. Maraming salamat po. Okay. Sige lang po, ha? Mga kaibigan, yung mga pupunta po ng YouTube rin, very ano po, napaka maganda. Thank you po. Kasi mas madali niyong naikakalat ang balita dyan at lumalakas na rin po yung YouTube natin. Sige nga, unahin natin si ano, si Sir Ed Manzalina, kasi ginamit yung YouTube eh. Okay. Art, pakibasa nga. Loud and clear, please. Sa tingin ko, mga sir, sinabutayan. Medyo conspiracy theory ako kang konti para parang imposible first day ng bagong taon pagkatapos privatization. Kaya kung sino ang nagpwesto, sino ang nakapwesto, meron dami dyan. Totoo po yan. Wala pang isang araw eh. Nag-aaway na itong mga kapitalista, mga lintat, mga buhaya. Oh, ipagbili na yan. Ibenta na yan. Oh, Jesus Maria Josef. Eh, privatization ng panawagan nila, hindi pa nila na ipapaliwanag kung bakit. Ayusin nyo muna mga servisyo, mga tarantado, bago ibenta, benta. Ang problema, ito rin yung comment ni, ano, eh, ni Ed rito, sabi ni Ed, na ipapasok sa privatization yan, parang yung ginawa ng tatay noon. Sabi ni ano, cronies, magkakonekta yan. Tapos sabi rin ni Violi, no to privatization of NAIA. Isusugan ko nga naman, kaibigan, lumagi kayo sa kasaysayan. At ang tanong ko sa inyo, ha? Nung yung LRT ba naging MRT, naging maganda ba? Sige. Ha? Nabawasan ba yung pag-crank-crank niya sa ano? Sa habang bumibiyahe, humihinto? Sige po. Yung ano ba, yung Meralco ba, yung Maynilad, na sinasabi nila, napaka-inefficient yan ago. Sige po, na-privatize. Ang tanong ko na sa inyo, kayo mga bumoto kay Marcos, sa gunggong ni Marcos, sige po,
Bumababa po ang presyo ng kuryente at ng tubig nung na-privatize siya. Sige nga. Ha? Kung bumaba po, hey, i-privatize na natin to. Sige na. Ha? Ito po, ang tanong ko ulit sa inyo. Maging practical na lang tayo. Eh. Ay, mahirap ipaliwanag kung ano yung privatization. Ito, di magbasa tayo sa aktual. Itong sila, ano, sila Aboitiz, mga kaibigan. Nung sila ba yung nag-take over ng mga cooperative, cooperative pa yung term nyo eh, yung mga maliliit na distributor ng kuryente, sige, yung mga kaibigan ko sa Ilocos, lalo na sa Mindanao, ha? Bumaba po ba yung presyo ng kuryente nyo? O sige, tapos iboboto nyo si Marcos. Tapos iboboto nyo si Sara. Eh, hirap sa inyo eh. Di kayo nag-iisip eh. Ha? Naintindihan ko, tumanggap kayo ng pera. Pero mga kapatid, lahat ng binigay sa inyong pera, nabawi na. Ganyan po politika. Sorry na lang. Nabawi na po. Ilang taon pa tayo maghihintay. Matagal pa. Ganyan na politiko. Pag binigyan kayo ng pera, babawiin agad yan. Hindi mga tanga yan, mga kaibigan. Mautak yan. Hindi matalino. Mautak. Actually, hindi mautak. Tuso. Ha? Kaya huwag tayo palinin lang sa mga yan. Ah, sabi ni ano rito. Okay, thank you, Sir Ed. Sabi ni Rosana. Ah, sabi ni Rosana rito. Art, sige nga. Sa totoo lang po, very bad indication yan sa Philippines for more worse happening to happen. Imagine, first day of the year. Eh, Miss Rosana, sa feng shui po. Ito na naman ako superstitious. Ano? Sa feng shui po. Ha? Magkaroon ka na ng malas, but never on the first day. Yun po eh. Pero totoo naman po, nangyayari pa. Ha? First day pa pang nangyari. Ito talagang malas. Ha? Sige, sabi ni ano rito. Babalikan ko lang po. Itong si Ice Cream. Ganyan talaga politiko dito sa Pilipinas. Sabi ni si Roddy, kung makikinig lang si Alamano sa mga reklamo ng taong bayan, malilinis ang problema sa Pilipinas. Art, sige nga Art. Ang tanong ko sa iyo, ito yung I think pinapaano ni Sir Roddy rito, accountability. Art, sa nangyaring ano, sa nangyaring kaguluhan nung New Year's Day. Ha? Pag usapin na ng accountability, sino yung mga may kasalanan sa ganitong eksena, Art? Eh, siyempre, number one, presidente. Kung ang responsibility, eh, kailan ba nang kinig yan si Alamano? Aber, nakikinig lang yan sa mga tao-tauhan niya. Oh. Kita mo, sinasabi na ng mga tao nung araw, may krisis sa asukal, mag-import ka na ng mga 300,000 metric tons. Oh. Pero nung kinantahan siya ng you lost your loving feeling ni Sabiri at saka ng mga sugar planters, anong ginawa niya? Pinahinto niya yung sugar, yung ano, importasyon. Tapos sinibak pa niya yung mga ano, mga nag-utos ng importasyon. Samantalang pinirmahan niya yung memorandum. Tapos ngayon, ano naman ang ginawa niya? Ibinalik niya sa pwesto yung mga ano, mga sinipa niya. Oh. Kita mo na? Ano ginagawa nga niya yung sa AFP at saka sa ano, sa PNP? Pinaglalaruan niya yung mga ginagawa niya mga bobo mga general niya. Sabagay, sabi nga ni Duterte, nabayaran ko na yan, nabusog ko na ng pinakain ko na ng pera yung mga yan. Eh, ganun din naman sinasabi ni, ano, ni Marcos. Eh, walang mga bayag yung mga yan eh. Pag sinabi ko, lahat yan. Pag sinabi kong stay, stay sila lahat. Nakaganong mga aso pa. O, yung mga general niya. O. Walang pinakikinggan si Marcos kundi yung asawa niya. Si Lisa Araneta. Kaya ano, Rudy Santos, huwag ka nang mag-ano, huwag ka nang mag-isip na makikinig pa yan si ano, bingi ang mga ulol na yan. Kasi ang ano niya, nakatapal sa tenga niya, pera, pera, pera pa. Mga ano yan, republika tayo ng kurakot eh. Kung pareho ng panahon ni Duterte, kung ang gobyerno ni Duterte, gobyerno ng sindikato, ito naman gobyerno ni Marcos, gobyerno ng kurakot. Pareho nga lang Art yan eh. Kung sabi nga ni Kappers eh, kung marunong kang pumatay, napakadaling magnakaw. Diba? Ito Art, pasahin natin to kay Sir Tony. Art, pakibasa nga.
Yung naiya, sobrang gulo ng planning. Kung lilipat ka ng terminal, kailangan mo lumabas sa airport at dumaan sa traffic. Unlike sa ibang airport, sobrang primitive na talaga. Totoong nakaka-stress talaga sa niya to think na bilyon ang kita niya at ang Pilipinas may travel tax na 1,620 sa mga pasahero. Kita nyo natin. Alam nyo, lagi nilang pinag-iisipan kung paano kikita. Kaya yung mga kurakot na yan eh. Wala tayong magagawa eh. Land of kurakot, yan ang Pilipinas. Sus Mario, Pep. Ito tama, kaya sabi ni Sir Tony rito, follow up niya. Para magka para magka-accountability ata, kailangan magkaroon ng banggaan ng aeroplano sa Philippine airspace. Yan po, na nagagalit na si Sir Tony. Eh sa totoo na Sir Tony, yan ang sinasabi rin ni ano. Medyo ano, kung titingnan niyo po nangyari nung ano ng New Year, masama po 'yun, nagkagulo, nagutom, na delay po. Pero sa totoo lang, mas masama talaga 'yan kasi leading po 'yan sa banggaan eh. Ha? Pag wala pong centralized control, sabi ko nga sa inyo sa Amerika na nga na control lahat. Pag hindi po tama 'yung distansya, 'yung oras ng pagdating at paglabas ng eroplano, minsan limang beses iikot 'yung pababang eroplano po, iikot pa ng limang beses po at hindi pababain kapag wala pong kasiguraduhan na very very safe. Kaya just imagine po 'yung nangyari sa atin na nawalan ng control, inilipat po 'yung mga eroplano sa Thailand, sa Taiwan, sa Japan, 'yung pag-ikot-ikot na lang po 'yon, posibleng nagkabanggaan. Ha? Kaya po grabe, grabing nangyari 'yon. Kaya yung sinasabi ni Attorney Nery Colmenares, baka magkaroon ng class lawsuit. Kailangan po anything na yung galit po natin at yung paghahanap natin ng hustisya, ilabas, isuportahan po natin. Kaya bukas po yung lawsuit na ifinile ng makabayan sa Supreme Court regarding po sa petrolyo sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin yon. Ha? Ito Art. Basa ito Art, itong kay Sir Rod. Itong si Neighbor. Go ahead, Art. Pakibasa loud and clear. Sinadyang sabutahin yan. May ibibenta sa private. Wala namang bumuti sa kasaysayan ng privatization. Kantahin ang kontrahin ang privatization. Ang mga nakiyaba na kinabang dyan ay mga oligarkiya lang. Manipulation ng oligarkiya yung privatization. Kaya huwag nang pumayag sa privatization. Ayan. May punto card? O sige, magko-comment ako dyan, ha? Mga kaibigan, yung may mga minsan nag-i-email sa akin eh. Ago, hindi ka ba proud? Hindi ka ba proud? Sabi nila, may 7% increase daw sa gross domestic product. Second or third quarter. Dapat proud ka. Ha? Eh, sagot po, hindi po ako proud. Bakit po? Pag sinusukot niyo po yung gross domestic product, ito po yung aggregate na likha na yaman, ano? Hindi po ako proud. Alam niyo po kung bakit. Ha? Kasi po, pag ibinirate daw mo yung biniyak mo kung saan nanggaling yung gross domestic product na po yun. Saan nanggaling? Sa sir, ano lang po yun? Sa services. Baka nga ano yun eh, mga call centers eh. Di ba? Sana kung nanggagaling yun sa manufacturing, sa production po, matutuwa ako. Three decades ago po, maganda yung palay natin. Maganda yung palay natin. Inimod yung art. Ha? Maganda yung palay natin. We produce, di ba? Ha? O, may palay tayo, may sibuyas tayo. Through the years, nung yung sabi nga ni Rod, nung inintroduce niya yung mga structural adjustment ng World Bank in the 70s, ha? Na-privatize yan. Tapos, yung mga cronies ni Marcos, pumasok ng pumasok. Mga kaibigan, yung percent po hati ng agrikultura, siguro around 50%. 40 to 50% po, yun po yung share ng agrikultura sa ekonomiya. Bumaba. Baka ngayon nga, mga 15% na. So tatanungin nyo sa akin, ha, proud ba ako dyan? Sige nga, yung sibuyas, yung palay, yung isda, na dapat po sa atin yan, inaangkat na natin. O sige pa, kung yung mismong mga bagay na dapat malakas tayo kasi agricultural land, agricultural country tayo, archipelagic country tayo, ha? Kung yung mismong pagkain wala tayo, ha? Lahat na lang iaasa natin sa dayuhan, ha? Eh dapat wala na tayong presidente.
Dapat ang presidente natin yung ibang bansa na lang. Wala ka naman palang silbi, ginagawa ka sa Malacanang. Puro ka, ano eh, puro ka nakaw. Pumabati po si Miss Christina. Magandang tanghali po. Sige. Okay. Sabi ni, ito. Kailan? Teka, meron rito nakapasok na ano. May mga pumapasok kong BBM dito, pero sige. Ay, hindi, hindi naman BBM. Pero maganda po comment to ni Koy. Hindi to BBM. Ano to? Enlightened Citizenry. Sabi ni Sir Koy Marcos Villa. Kailan ba naging matino ang government? Asa ka pa. Yan ang gusto ng 31 million. Oh, yan. Kaya bulalyaso lahat ng trabaho. Ha? Una-una po, hindi ako naniniwala ng 31 million po. Pero sige na, granting po, may bumoto kay Marcos. Tama po yung comment nyo, Miss Koy. Ha? Yung mga bumoto kay BBM, bumoto kay Sara Duterte. Ang pinakamataas pong increase ng kuryente sa Mindanao. Ha? Sinasabi nyo yung Lawin at Tigre. Yung Lawin po, noon. Ang Lawin yung pagtaas ng kuryente sa Mindanao po. Tapos, boboto-boto pa kay Sara Duterte. Yan, sige. Masama naman po nang sabi. Masama naman po sabihin, belat nyo, no? Hindi naman po dapat ganun. Pero, ang gusto ko lang ipaalam po, mag-isip-isip po tayo. Kasi yung mga binoto po natin, ngayon, binabawian na tayo ng masamang patakaran. Sige. Ha? Sabi ni, ano po rito, sige, basahin ko lang po mga kaibigan, ha? Justicia para kay Kapersi. Sinasabi ni ano ni Carilito Viernes, move on ka na, move on ka na tanda. Ha? I don't know kung sa akin yan. Move on ka na tanda kay ano to. Kasi tingin ko ano to, ina-address niya kay ano kay Duterte. Ha? Remember po sinabi ni yung remember kay Bantag, ha? Sinabi niya, ang nag-utos diyan si Tanda. Oh, sino po ba yung Tanda? Eh si Bantag, mga 50s lang po yan eh. Sabi na natin 55. Ha? Ang alam kong matanda, yung nasa Davao ngayon. Kaya tama ka, Sir Carlito. Move on ka na, tanda. Dapat yung tandang yan na nasa Davao ngayon, dapat makulong na yan. Nakikialam ka pa sa supposed destabilization. Ikaw nagde-destabilize ng bansa. Ito na naman sabi niyo. Alam niyo po, ginagalang ko naman yung comment event po ng BBM. Pero sabihin ko, basahin ko na. Yung naiya kasi, nagkakaganyan, ay may sumpa sa pangalan ni Ninoy Aquino, dapat ibalik na sa dati ng MIA, Manila International Airport. Ha? Una, sasagutin ko po, Art, ako nang bahala rito kay Miss Carlito. Unang-una po, ha? Ninoy Aquino International Airport. Ha? Ang pangalan po talaga niyan, ipinapangalan sa bayani. So okay lang po yan. Ninoy Aquino Airport, Jose Rizal Airport, Percy Lapid Airport, okay lang po yun. Basta't bayani. Ha? Wala pong problema ron. Alam niyo po kung anong problema? Ha? Pag yung binoboto niyong presidente, kurakot. Yun po may problema ako. Ha? Kaya po, boboto-boto kayo sa kurakot. Ngayon, ang sama-sama ng loob nyo na pagpupunta kayo ng MRT, nagsisira. Pupunta kayo ng airport, hindi umaandar. Tapos kuryente, tumataas. Eh yan, boto nyo pa. Ha? Kayo eh. Sabi ko na sa inyo eh. Ha? Tumanggap kayo ng pera. Ngayon, bawi na po yung tinanggap na pera. Ang sinasabi ko sa inyo mga dear BBM na nanonood ngayon, kung kayo po nakinabang, malaking pera nakuha nyo, okay lang po, maintindihan ko yan. Pero kung kayo po tulad namin na mahirap lang, mag-isip-isip po kayo. Ha? Kasi hindi tayo nakikinabang sa isang kurakot na gobyerno. Sa totoo lang po, sa buwan lang ng Disyembre, ha? Mga 120 po ang pinatay. O, sasabihin nyo sa akin, si Duterte, ha? Si Duterte iba kay Marcos, pareho lang po yan, mga kaibigan. Walang pinagkaiba yan. Art, pakisagot nga si ano? Si Sir Nestor Babaran. Art, pakibasa loud and clear. Art, naka-mute ka. Hold on. Sorry, Art. I think I muted you. So, Art, go ahead, Art. Go ahead. Lahat na lang privatized. Wala nang kakayahang mag-handle ang pag-aari ng gobyerno. Tapos yung Maharlika Investment Fund kuno, maganda kaya ang outcome, no? Nako.
Alam nyo na mangyayari niya, kukurakutin na naman ni Dano yan, ni Junior Arcot, yung ano, yung perang yan. Eh, numero unong ko, si Tidor ito eh. Itong si Bunggit Marcos, Mario Niscargarapon. Kaawa mo at patawarin ang gobyerno ng Pilipinas na walang ginawa, kundi ipamigay ang ari-arian ng bayan, i-privatize para sa kapakanan ng mayayaman ng ating mga ahensya na dapat maging servisyo publiko sa mga taong bayan. Yun. So ito, may bumasok na BBM rito at sabi niya, mga bugok kayo. Sino nagbenta ng ari-arian ng gobyerno? Di ba mga dilawan? Sir, meron kang tama, may mali ka. Pero tama ka na yung gobyerno ang nagbenta ng ari-arian. Hindi na po dilawan. Hindi na po dilawan. Pero tama po, dilawan. Kasi that includes kay Cory Aquino, kay Noynoy, di ba? Although yung kay Noynoy, nagbenta siya. Pero that was the time naman na tumas yung ekonomiya na pagkatapos noon, maraming ninakaw si Duterteng amo mo. O, di ba? Pero tama ka. Pero hindi lang yan kay sa Dilawan. Kasi kay Marcos pa eh. And even before kay Marcos, may nagsimula na pero na-heighten yan during Marcos time. Yung structural adjustment in the 70s yan eh. Pumasok yan yung World Bank. Tapos pumasok kay Cory, si Ramos pumasok rin. Yung pati nga yung mga beaches, ginaano niya eh. Na-privatize niya. Lahat yan. Ha? Pero, ngayon kay ano, ngayon panahon ni Marcos, mas garapal kasi wala na siyang manakaw eh. Ninakaw na ni Duterte, di ba? So mas grabe ang privatization ngayon para makapagnakaw siya. Mga kaibigan, ha? Paano ba magnakaw? Ha? Paano ba magnakaw? Ano ba ang formula? Ha? Ang formula po, build, build, build. Mas marami kang bridges, mas marami kang proyekto, mas marami kang ipaprivatize, edi mas marami kang ano, makukurakot. Yun lang po yun. Kaya, build, build, build. Ibig sabihin po nun, kurakot, kurakot, kurakot. Yan po si Marcos. Ha? Tapos sabi ni ano, sabi ni Ice Cream, gumising na kayo. Tama po yan. Gising, gising. Art, sagutin mo nga to si Sir Tony. Medyo elaborate eh. Pakibasa, Art. Loud and clear. Art, pakibasa. Para marinig ng lahat. Yung irony sa sibuyas, yung mga bayan na nagpo-produce ng sibuyas sa bayan, Bampangasinan at Bungabong Nueva Ecija, by 75% bumoto kay Dayunior at 56% kay Sara Jane Potpot. Nga, at galit sila ngayon. Kaya inapprove ni Dayunior ang importation ng sibuyas, sabay sa anin nila, babagsak ngayon ang farm gate price at babarating sila ng mga trader. Yan ang bunga ng masama niyong pagboto. Asahan niyo, pag bumoto kayo ng masama, ang resulta niya ay masama. Dahil ayaw niyo sa mabuti, magdusa kayo. Yan. Sabi ni Sky Dance Ventinilia. Kaganda po naman pangalan nyo. Kung bigas sir, marami sa Pinas. Kung mamamonitor lang ang mga malalaking rice mill na huge stocks sa mga bodega nila para tumaas ang profit nila. Kung gagaya natin ang Vietnam, puro mga new crop ang bigas nila. Hindi sila nagtatago, nilalabas ka agad. Tama po yan. Ha? Eh, ang Vietnam nga eh. Kasi ang Vietnam po, centralized planning yan eh. May mga private entities. Pero po, tinitingnan lang lahat ng gobyerno po. So much so na ikita po yung local producers, magiging competitive kayo, at actually, nakikita nyo po, nag-e-export. Dapat po tayo sa Pilipinas, nag-e-export. Dapat we manufacture and we export. Ha? Hindi po yung we consume and we import. Ha? Mali po yun. Kaya magugutom tayo na magugutom. Ang nakakasira po ng loob, yung mismo magsasaka, pinababagsak yung palay nila para ibenta. Ano pa tutubuin nila? Sige nga, ano pa tutubuin nila? Wala na po. Ha? Kaya nga sabi ni
ni ano nung isang araw, yung isang speaker. Ang pinakamahirap sa atin, kundi magsasaka, ha? Kundi magsasaka, mangingisda. Ang pinakamayaman sa atin, kundi senador, presidente. Oh, kaya ikaw, pagbata ko, paano ako yayaman? Tatakbo akong presidente, tatakbo akong senador. Yun ang ini-inculcate natin sa mga tao. Ha? Okay, mga kaibigan, top of the hour na, pero sagutin lang natin si Sir Roddy. Art, pakibasa Art. Loud and clear, and then sagutin mo na rin Art. Panatikong Narcos, Digonyo. Kaya solid kayo, ha? Ano na ngayon ang buhay ng mga pulangaw? Siyempre, pulangaw, mga tungaw, mga ano, mga langaw. Nang mga matay pagkatapos makapag ano, makasinghot ng ano, narcotics. Yan, mahirap. Sabi ng ating kaibigan sa Kapihan, ayon ng mga BBM at Duterte supporters na gumanda ang life nila. Kami, nakikita namin ang kahirapan sa Pilipinas. Kung hindi namin mahal ang Pinas, eh di dead man na lang kami dito sa US, but we love Philippines. E yan po ang pakiramdam ng mga OFW po. Nagmamahal po kami sa Pilipinas. Kaya galit na galit po kami habang yung mga nasa taas ninanakawan. Kayo po mga BBM, dapat po magpasalamat kayo sa amin. Dahil pinagtatanggol namin kayo. Kahit po ng mga nabudol na kayo, pinagtatanggol namin ang interes nyo. Kahit na nagkaloko-loko kayo. Kayo mga negosyante po sa Pilipinas, dapat matuwa kayo sa amin. Alam nyo po kung bakit? Ang gusto namin, yung mga negosyante sa Pilipinas, ang magkalakal. Gumawa po ng palay, gumawa ng sibuyas, proteksyonan ng ng Amerika, ano, ng gobyerno po ng Pilipinas. Ha? Huwag po kayong aangkat sa Vietnam, huwag kayong aangkat sa China, so that yung mga local producers po, ha, guminhawa at magkaroon po ng capacity na mag-manufacture po in large amount. Ha? Kaya dapat po, yung mga mahirap, mga negosyanteng maliliit, mga magsasaka, dapat po lahat tayo magkakampi. Ha? Laban po sa isang gobyernong kurakot. Sige Art, top of the hour na tayo Art. Sige Art, anong panawagan natin Art sa mga tao at sa gobyerno ngayong lumalabas na ang kabulukan ng gobyerno at ang madilim nilang hangarin na i-privatize ang NAIA? Tama na yung ano, pagkatapos ng eleksyon, napagtantunan nating nabudol na tayo. Pero kung tutulad kayo dito sa isang nagsusulat dito na ano, na ang sinisisi mga diluan, walang patunguhan niya ng sisiyan niyan, sisi dito, sisi doon. Walang mangyayari diyan. Kaya ano, tanggapin na natin ang katotohanan na budol tayo at sikapin natin huwag nang magpabudol. Kasi kung magpapatuloy tayo magpapabudol, ay talagang budol-budol lang mangyayari sa atin. Kaya baguhin na natin ang sistema sa Pilipinas. Magbago na tayo. Sabi nga ni Dele at Adayan, diyan, magsikap ka para ikaw masenso. Pero kung ikaw ano, sisi ka lang ng sisi sa dilawan, eh talagang didilaw ka dahil may sakit ka na sa kidney, gago. Pati ngipin mo, dilaw, ulul. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po, ha? Sabi nga ni Kap Percy, dapat masigla tayo nakikipagdebate, dapat magkakampi po tayo, dapat nagtatalakay tayo habang binapatikos natin ang isang gobyerno blok. Tuloy-tuloy lang po ang discussion natin.